Success TV. Eto na, Sir John, ibibigay na ni Choi yung mga tips niya for personal branding. Yes. So, Choi, ano ba yung mabibigay mong advice na, you know, kahit hindi naman sila necessarily voice, nasa voice acting industry, paano ba ito may apply sa business? Right, Jan. Kasi alam mo, sa panahon ngayon, hindi na traditional ang pagbibusiness. Kung traditional ka, mapag-iiwanan ka ng panahon. Sigurado yan. Para sa akin, lahat ng mga may talent, may skills, may pagkakataong umunlad at maging mayamang katulad mo. Siyempre, tatlong points lang ang gusto kong i-share dito tungkol sa personal branding. Katulad ko, I'm already personal branded. And I do it all by myself. Walang tumulong sa akin mag-brand. Kasi kaya personal branding, ikaw nakakakilala sa sarili mo. Okay, point number one, you should know yourself. Kasi ang daming negosyante, hindi nila akilala yung sarili nila. Una-una, sumasabay lang sila sa agos ng kung ano man yung uso. Parang, di ba, ang nangyayari, bandwagon lang eh. So, ang tendency, malugi at hindi matuloy yung negosyo. Kasi nga, hindi naman nila interest eh. Una-una, dapat alam mo yung interest mo, yung passion mo, yung talagang pinakagusto mo. Parang sa pag-aaral yan eh. Ang dami nag-nurse, kita mo ngayon, ang daming walang trabaho kasi napupunta sa call center dahil nagkaroon ng overproduction ng mga nurses. At para sa akin, kailangan lahat ng ginagawa mo ay gusto ng puso mo. And yeah, if you follow what your heart desires, you'll never get wrong. And yeah, that's what happened myself. To me. Yeah, buti nila yung t-shirt ko, bagay na bagay. Yeah. You should love yourself. Number one yan. Kasi alam mo, yun nga kinikwento ko kay Jan kanina. Ang problema sa ating mga Pinoy, masyado tayong pinalaki na maging humble. Hanggang sa nagiging timid na tayo. So parang sa sobrang, sabihin ko sa, wow, Jessica, ang ganda mo naman. Sasabihin, ay, hindi naman. Hindi naman. Oh. Why not say thank you? Yep. And you appreciate my beauty. Tama? Pag sinabi, yobong mo naman, eh, ikaw nagsabi. Tama, tama? So huwag na tayo magpaki-impokrito dahil kung alam mo maganda ka, gwapo ka, edi, salamat. Ha? At receiving talagang receiving din yun eh, receiving. Oh. Ako nga, hindi pa sinasabi yan, nagte-thank you na. Huwag mong i-reject yun kasi pag kumangit ka, kasaya mo yun. Yun, di ba? Number two na tayo. You should know what you do, what you can do. Basically, it's coming from yourself. Ano ba yung talent mo? Anong meron ka? Anong interest mo rin? Kumbaga, ano yung pinaka magaling ka? Halimbawa, for me, I'm good in voice acting. That's where I focus in. That's why I'm one of the most well-known and successful voiceover artists in the Philippines. And the world knows my name through branding. Kasi what makes me different from other voice artists? I'm not saying I'm the best, but I am saying I am the most well-known. Kasi I have the brand. Kasi nung una nagre-react nga eh, parang, voice master si nagsabi sa'yo, ako. It's my brand eh. So kumbaga parang yung brand lang ng mga Jollibean or other Filipino products na nag-brand na sila at nakilala sa buong mundo. So, ibig sabihin, ikaw talaga maglalagay ng label. Yes. Sa wala namang ibang magle-label sa'yo. Pag ginawa mo yun, mapapasama. Parang, di ba, pwedeng sabihin, ang pinakawalang kwentang voice artist sa Pilipinas. Binrand ka. Tama. Tinanggap mo naman, di ba? Don't let anyone brand you except yourself. Kasi hanggang sa ma-accept nila yan eh. Ang problema sa iba, ingitera. Meron nga akong principle na tinatawag dito na principle of the flagpole. Flagpole. Nung bata ako, nag-aangat ng flagpole sa school ng elementary. Ito yung mga ugaling Pilipino dapat mawala, yung crab mentality. Pero sabi ko, hayaan mo na, it's already embedded in our culture, so you cannot go against it. So just go with the flow. Ang point ko, just think that you are a flag. And let people pull you down. Ano nangyayari sa flag pag pinupull? Umaakit. Tama. So hanggang sa mapunta ka sa taas. Because you know, as a flag, that ikaw yung symbol eh. Ikaw ang initingala ng lahat ng tao. So pag maganda ang hangarin mo, gusto mong ginagawa mo, at wala kang inaapakan tao, gawin mo lang ng gawin ang ginagawa, ang gusto mong gawin. Hanggat nakakatulong ka. Hayaan mong hilahin ka. Huwag mo silang kontrahin. The best revenge is success. Yes. Alright? Success TV. Alright. Totoo yan. Hayaan mo sila. Kasi eventually, pag na-realize nila na ikaw pala yung symbol na dapat tinitingala, na dapat sinusundan, at talagang itong ugali mo ang kanilang, ang iyong principle, ang kanilang sinusundan,
eh, mapapaganda ang buhay nila. Mm-hmm. Susunod na lang sila. Yeah. So, okay, number three. sabi ko, what you do, di ba? And, panghuli, how uniquely you do it. So, the word there is unique. Unique. Yun yung parang word for the day natin. Yes, no? How uniquely you do it. Just like what I'm doing, compared with my fellow voice artists, sila, magaling. Wala namang hindi magaling, nandiyan naman sila. Pero what's unique in me is I have a website. I sell myself. And I branded myself through a lot of things. Hindi lang isa. May tinatawag kasing guerrilla marketing. Na pwede mong isell yung sarili mo na hindi ka nagbabayad. Number one, gumawa ko ng site, pocholo-gonzales.com. Suggestion ko nga sa maraming tao, lalo na yung mga nagpa-personal brand, you have to get your domain name instead of someone doing it for you. Ang dami kong mga nakasama. Like, I have already interviewed all the presidential balls and senatorial balls. And sabi ng iba sa akin, may kumuha ng website ko eh. Pwede ko ba silang isu? Hindi. Parang lupa yan na natituluhan na eh. Bibilin mo yung titulo. So, kailangan, kung magaling ka talaga, if you think you're great, kailangan makuha mo na yon. Di ba? And as a great person, you should document yourself. You know why Rizal is our national hero? Ask why. Bakit nga ba? Because he documented himself. Tama. From the ticket he bought in Hong Kong hanggang sa lahat ng mga sinulat niya, nakadokumento. He even draw himself, picture himself. Maghanap tayo ng ano ni Bonifacio, ng mga... Portrait. Halos wala eh. Kung meron mang konti lang. Kasi Rizal knows that he will become the national hero. Nung bata siya, sabi niya sa nanay niya, ay sa kapatid niyang babae, ate, balang araw, itatayo ang ribulto ko sa bawat sulok ng Pilipinas. Sabi ng ate niya, ay Pepe, nasisiraan ka na yata ng ulo eh. Well, all crazy people are great people. Wow. Kaya nga ba ako? Buti na lang baliw tayo. Baliw-baliw. You have to be crazy. Kasi only crazy people can think differently. Sige. And that's why we have to be different. Diba? You have to be unique. Bahala na sila kung ano man iba to nila sa'yo ngayon. Basta you know in your heart that you're doing it for the future and for the benefit of a lot of people, not just for yourself. So with that, Pocholo, siguro we don't have much time, but let me just ask you siguro, para dun sa mga nanonood sa atin, would you like to invite them to siguro to Creative Voices, how they can partner with you, how they can avail of your courses and your services? All right. Maraming salamat ulit, Jan and Cheska. I would like to take this opportunity po na invitahan po kayo. Meron kaming tinatawag na voice acting workshop every Saturday po ito. Pwede kayong tumawag sa 239-6468. Ulitin ko, 239-6468. At meron kaming website, yung creativevoices.com. Or sulat nyo na lang, voice acting workshop sa Google. Makikita nyo rin kami sa Facebook. At next year, meron po kaming gaganapin ang kauna-unahan National Voice Acting Convention, Pinoy Voices 2011. Dito makikita niyo yung mga paborito niyong DJ, yung mga paborito niyong mga radio drama artist. Bibigyan ko ng award, Lifetime Achievement Award. At bibigyan ko rin ng pagkakataon makita ang faces behind the voices. It's the first in history. So ang main goal ko doon ay magkaroon ng isang voice artist foundation. Wow. Na talagang magbibigay recognition, magbibigay ng pagkilala sa importansya ng voice acting. Not just here in the Philippines, but around the world. Wow, that's very good. So, huwag nyo kakalimutan, and especially for that event, siguro, Choi, imbitahin mo rin kami para i-picture yan. Oh, of course. Yan, no? This will be on February 26, 2011. All right. At so far, medyo yung MBC makakasama natin. Nakausap ko na si Sir Jun Nick daw. Papadala ko na lang yung letter. Tsaka, yung website pala namin ay www.pinoyvoices.com. Madaling tandaan, pinoyvoices.com. Nandun lahat ng details. At lahat ng schools, iniimbitahan ko buong Pilipinas. We're only offering it for 500 students. Wow. So, bilisan nyo kasi meron tayong discount na 75% hanggang November 31. So, lahat ng mga schools na may mass communication, kahit yung mga individual, kahit graduate na kayo, register sumali na kayo sa amin. Kasi talagang, eto, matututuhan ninyo, hindi lang sa radio, TV ang magagamit ang boses nyo. Sa pang-araw-araw na buhay.
Kasi pwede ka sa marketing, sa teaching, iba, di ba? Pag teacher ka, may voice acting ka. Uh-huh. Nag-iba-iba ka ng boses, magiging interesado yung estudyante mo. So, napakalaking bagay at malaki ang maitutulong nito sa ating personal development and as a person, pwede niyong gamitin ito sa everyday life na. Okay. Yes. Si Zach naman, ba gusto niyong i-encourage yung mga interesado din mag-voice acting? Yes, and i-invite ko lang lahat ng mga gustong mga students and mga young professionals to become part of the Society of Young Voice Artists of the Philippines. But first, you have to be part of the Voice Works workshop. I encourage ko kayo lahat, do your passion, just pursue whatever you know makes you happy. And voice acting for me right now, it's done a lot. Okay, so with that, magbabalik po kami at abangan ninyo yes, yung aming favorite part namin. Alright, so stay tuned again and we'll see you when we get back.